Higit 100 milyong pisong halaga ng hiniralang shabu nasabat mula sa isang South African national sa Mactan Cebu International Airport. Ang suspect, iginit na napag-utusan lamang siya. Si John Aroa sa report. John? Nasa mahigit 120,353,000 pesos na halaga ng shabu ang na-recover mula sa isang dayuhan sa Mactan Cebu International Airport. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, nakumpiska ng mga otoridad ang dalawang maleta kung saan isinilid ang mga illegal na droga. Nasa 17 kilo ng shabu ang tinangkang ipuslit ng 58 taong gulang na South African. Kinilala ang suspect na si Pietro Alico. Makita na to na maayo ang ato ang intelligence. Maayo ang ato ang coordination, no, with the immigration. He will pass the immigration. Immigration itself, medyo nakadetect na sila. But the official gin nga mukha intercept is coordinate na sila sa Bureau of Customs. Nang makausap namin si Alico, sinabi niyang napag-utusan lamang umano siya para dalhin ang mga maleta sa Cebu. It was given to me on the pretext of bringing a suitcase as a gift to somebody here. Somebody paid me money to bring a suitcase as a gift. Somebody was going to contact me at the hotel to come and collect the suitcase from me. Somebody paid me some money, not much money, 5,000 rand, which is not a lot of money. Parang dilita ka tuho kay first and foremost, ayahang malita naka-double ang pag-wrap mo nang makadudahan siya. Ayon sa mga otoridad, bukod sa illegal na droga, na-recover rin mula sa suspect ang dalawang cellphone at mga travel documents. South Africa, you just check it in. It goes straight onto the plane. Qatar, I don't think it came off. It came off one plane and went to the next one. It was a layover of 3 hours. It wasn't. I don't get the bags. Here is the first time that it will be checked from customs. Kung nakalusot siya, monay angay na itong susihon sa ato ang PDEA, follow-up niya sa kapulisan na kining tao na mo-pick up na ito sa usa sa mga hotel na ito. Dadalhin sa laboratorio ng PDEA 7 ang mga illegal na droga bilang ebidensya laban sa suspect. Diretso sa kulungan ang bagsak ng suspect na maaaring maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Ito ang unang pagkakataon na may nahuli dahil sa illegal drugs dito sa MCIA. Mula sa Cebu, John Aroa, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.